Maraming salamat sa pagkupkup kay Miss Clay. Nasaan si Clay? At saan daw nagtungo? Hindi ho nagsabi. Lasing babae yan. This oras ng gabi, wala pa rin sa bahay. Kung tinuturoan niya ako magdasal sa salitang hindi ko naman naiintindihan. Yung hawak mo. Hindi ko rin alam, Tia. Kamangha-mangha. Saan kaya ito ginagamit? Hello guys, morning or good evening, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is another day for us to watch Maria Clara at Ibarra, episode 33 na tayo. Ang bilis lang. Sobrang daming ganap na nakakatuwa. Tayo ay natututo, especially ngayon na magkikita na talaga. I mean, nakita na actually si Maria Clara at si Clay. And ang nangyari ngayon is that Maria Clara and her friends and the tiyahin na medyo strikta are gonna be teaching Clay how to become a woman, a Filipina, like before. So, interesting yon, and excited na ako. So, without further ado, guys, let's go check this out. Maraming salamat sa pagkupkup kay Miss Clay. Ngayon na hindi na ako nangangamba dahil alam kong nasa mabuti na siyang mga kamay. Hari Naway, magustuhan mo rito sa amin. Katulad ng panunulugan mo kay Crisostomo. Kakaiba siya, hindi siya napapakay sa atin. Kilalanin muna natin si Clay. At saka tayo magpasya kung nababagay ba siya o nararapat para sa atin. Hindi ka pa rin dapat tumira sa bahay ni Crisostomo. Ano po bang mali doon? Ang isang solterang katulad mo ay hindi nararapat na tumira sa bahay ng lalaki. Hindi ba yan tinuro sa biyeteryo? Ay, hindi ko po alam. Hindi ako nagbiyeteryo. Ibabahagi ko sa'yo lahat ng mga tamang gawain ng isang babaeng may mabuting asal. Una-una, para magkaroon ng eskwelahan dito sa San Diego na para sa lahat. Para maisulong na rin ang layunin na mapuksa ang kamangmangan dito sa ating bayan. Maganda ang hangarin ninyo, Senyor. Sana ay maasahan natin ang kura na ibigay niya ang kanyang suporta. Pareha silang ambisyoso ni Don Rafael. At katulad ng kanyang nasirang ama, hindi siya magtatago. Kakaiba ang kanyang mga gawin at pag-iisip. Para kaming may alagang masahol na hayop sa bahay. Hindi siya nagpapaamo. Su comportamiento no es refinado. Hindi siya katulad natin. Iba ako. Kung naiiba ka, dapat marunong kang makisama. Ay, real talk. Ganda nila, grabe. Ganda ng shot talaga. Cinematography. At its finest. Ganon. Maaari siya. Hala. Umalis. Bueno. Tayo na. Mag-aalas 6 na. Tayo mag-orasyon pa. Adios, tia. Adios, amiga. Adios. 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 Andeng? Nasaan si Clay? Bigla kang umalis, senyorita. At saan daw nagtungo? Hindi ho nagsabi. Yan ang nga ba sinasabi ko. Hindi mo talaga mapapaamo ang isang ligaw na hayop. Una is animal salbahe. Animal salbahe daw? Clarita? Siya pupunta din. Hala. Ginabi na. Patay. Miss Clay? Ibarra. Anong ginagawa mo rito? Kasama mo ba si Maria Clara? Hindi, sir. Bakit ka na rito? Sir, ayoko na doon. Ayoko na bumalik doon. Maghulos dili ka. Ano ba kayo sinasabi? Ayoko na po sa bahay ni Maria Clara. Dito na lang ako. Patay. Wala pa rin si Clay. Anong oras na? Nag-aalala na ako sa kanya. Anong klaseng babae yan? This oras ng gabi, wala pa rin sa bahay. At walang kasama, ha? Hindi kaya siya ay lumisan? Hindi kaya siya lumayas? Bakit naman ho siya nalayas, Tia?
Saan ka pupunta, Maria Clara, ha? Mag-uoratyon pa tayo. Sandali lamang ako, tiya. May concern siya talaga kay Clay, si Maria Clara. Tinatahan niyang kwarto. Ang ganda ng kandila, no? Tatlo talaga para maliwanag. Nakita yung ano, binuhol niyang tela. Pantakas na yan, eh. Musical scoring. Sir, hindi ko na po kayo rin yung jowa nyo. Pari bang ayusin mo ang iyong pananalita? Hindi po kami magkasundo ni Katokayo. Sa anong paraan? Sa maraming paraan. Kung tinuturoan niya akong magdasal sa salitang hindi ko naman naiintindihan, tas ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang pa-lecture, tinuturoan niya pa ako kung paano maging conservative. Nakakaloka. Oo. Ba't ka natawa? Hindi ka pa rin nagbabago. O, diba? Nami-miss mo ko. Kaya sige na, dito na lang ako ulit. Kahit isikreto na lang natin. Sige na, ayoko na tumira doon. Ayoko na kay Maria Clara. Miss Clay, kailangan mong bumalik doon. Oo. Hindi ka na maaari dito. Nag-aalala na si Maria Clara sa iyo. Eh, pero sir... Ipahahatid na lang kita kay Mang Adong para makauwi ka na. Sir, baka naman may iba pang way para makabalik ako. Oo naman, gaya ng sinabi ko, kailangan mong tapusin ang kwento. Huwag na, sir. Kaya ko namang bumalik mag-isa. Madilim na. Makakabuti kung may kasama ka. Kaya ko po ang sarili ko. I'm a strong, independent woman. Babu. Tap. Pusin ko na lang. Medyo matigas din ang ulo ni Clay, no? Pero it's part of her being independent nga kasi nga galing siya sa makabagong panahon. So, independent nga siya. Pero delikado pa rin yan, guys, ha? Ano? Uy! Lalalala! Auntie! Wala kasing panty nung panahon. Ano yung hawak mo? Hindi ko rin alam, Tia. Hello? Ano? Ano ba? Hoy! Panty talaga yan. Hello, wizard. Ano kaya ang kakaibang tara na ito, Madre? Yan ay bahagi ng kasuotan ng Estera na tumatakip sa kanyang El Pecho. El Pecho. Tama ka ba? Parang... Saan kaya ito nakuha? At tignan mo ang pagkakatahi. Napakasinsin. Napakapin. Hindi lamang yan, Senyorita. Mayroon din siyang napakaiklig kasuota. Nayari sa supla na tumatakit sa kanyang pang-ibabang kasalan. Yan yun. Oh, eh. Saan kaya ito kinagamit? Bakit may ganito tiya. Siya? Yun nga akong gusto ko malaman, Tia.
Ngunit hindi ho maaari na malaman niya na pumasok ako sa kanyang silid na walang paalam. Abay, sinong matinong babae ang gagamit ng ganyan? Ako. Hindi lang kakaiba ang pagkatao ng babaeng yan. Kakaiba din ang kanyang kasuotan. Ano kayang tinatagong lihim ng nilalang na yon? Anong klaseng babae kaya siya? Gabo. Anong klaseng babae talaga yun? Takang-taka sila. Mabuti naman at umuwi ang mahiwagang babae. May patakaran ang bahay na ito, babae. Bawal ang maglamyerda sa ganitong oras. Isa ka bang tulisanes o nabibilang sa mga mujeres libres? Tila nakakalimutan mo na ikaw ay babae sa ilalim ng aming poder. Kaya kailangan inaayos mo yung kilos mo. Hindi itong pinag-aalala mo kami at tila parang bibigyan pa ng kahihiyan. Tia, puso mo. Paumanhin po, senyora. Pasensya na po. Tia, ako na ho bahala rito. Magpahinga na ho kayo. Kausapin mo itong katukayo mo. Malayong malayo sa Maria Clara'ng pinalaki ko. Patay. Ang galing. Malayo talaga. Kasi yung Maria Clara'ng pinalaki mo, dami bawal, dami dapat. Nais ka lang namin protektahan, Clay. Tama naman si Tia Isabel. Pinag-alala mo kami sa yung pag-alis na walang paalam. Patawad po, senyorita. Hindi na po mauulit. Saan ka ba talaga nagtungo at bigla ka na lamang nawala? Diyan-diyan lang po. Huwag niyo na pong itanong. Basta pangako, hindi na po ulit ako aalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa inyo. Hey, Crisostomo ka ba nagtungo? Alam niya. Hindi. Hindi. Bakit mo ako tutungo sa kanya? Oo, oh, acting. Kung gano'n ay, saan ka nagtungo? Senyorita Maria Clara, pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Pero sa tingin ko naman po, nasa wastong edad na ako para gawin kung anong gusto kong gawin, para pumunta kung saan ko gustong pumunta nang hindi nagre-report sa inyo. Excuse me po. Ngayon, ganyan na, no? Ganyan yung sagutan. Kasi may edad na. Pwede nang maglamyerda kahit anong oras. O mga bata, kunin ang ating papel at sabay-sabay nating basahin. Ang iyong bango ay maglalaho man. Ang iyong bango ay maglalaho man. Halimuyak mo'y kaluluwang hindi matatalikuran. Halimuyak mo'y kaluluwang hindi matatalikuran. Bigyan natin ng buhay, mga bata. Maging ang langit na saksi ng ikaw ay isinilang. Maging ang langit na saksi ng ikaw ay isinilang. Sa mga bulaklak ng Heidelberg. Sa mga bulaklak ng Heidelberg. O, ulitin niyo ulit. Heidelberg. Ito ay isang bayan sa Alemanya. Senyor Ibarra. Mga bata. Magandang araw din sa inyo. Nasilip niyo na po ba ang disenyo? Ay, opo, mga kandes. Maraming salamat po at pinakita niyo ito sa akin. Sa sobrang ganda ay parang nananaginip lamang ako. Titiyakin natin hindi ito mananatiling isang panaginip, maestro. Pakiusap. Ituloy niyo na ang inyong klase. Sige, ho. O, mga bata, naibigan niyo ba ang tula? Opo. Opo. Ano kaya ang bulaklak na tinutukoy ng mayakta? Rosas po. Rosas?
Gumamela? Gumamela? Santan po. Santan? Meron pa ba? No, may olvides. Ay, babae. Alam niya. Sandali. Ang iyong mga kandila. Senyor Ibarra, siya po si Tala. Pinapayagan ko po siyang sumili paminsan-minsan dito sa aking klase. Maaari na po bang makuha ang mga paninda kong kandila? Ang bulaklak kanina sa tulang Nomi Olvides. Alam mo ba ang tawag ng bulaklak na yun sa atin? Wala pa po akong nakikitang ganun dito eh. Sa Alemanya daw po yung nakita ng may akda. Marahil, yun po ay dahil sa apat ang kanilang panahon doon. Kumpara sa atin, na dalawa lamang. Mas malayo po sila sa Ecuador ng mundo kaysa sa atin. Matalino siya. At marunong ka rin sa geografiya. Sa ating salita po, ang Nomi Olvides ay... Huwag mo akong limutin. Senyor, ako po ba'y isusumbong niyo sa kura? Ay, takot siya sa kura. Alam ko na wala pong lugar ang babaeng Indio na gaya ko sa eskwela. Pero nais ko lamang na matuto. Parang awa niyo na ho, huwag niyo ako isusumbong sa kura. Kawawa yung mga babae dati, hindi pinag-aaral. Bumalik yung demonyo! Punitin niya, akala ko punitin niya. Tonto del culo! Itutuloy ni Crisostomo ang libreng eskwela para sa lahat. Kahit na hindi ako ang kura ng San Diego, hindi ako sasang-ayon sa eskwelang yan. Hindi ba maganda na maibahagi ni Crisostomo ang mga natutunan niya sa Europa? At ano ang ituturo niya, Aber? Heresiya? Ha? No. Sakrilegyo? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa Pransya? Nang dahil sa pagbabasa, namulat ang mata ng mga kabataan at nauwi sa isang madugong revolusyon. Yan ba ang gusto niyong mangyari dito? No lo permitere. Marahil... Balaktularan ni Crisostomo ang kanyang ama. Bueno, ano ngayon ang gusto mong mangyari, Padre? Mukhang mapapaaga ang pagbisita ko para sa fiesta at ang pagdalaw ko sa aking inanak. Makikitang muli ng mga taga San Diego. Ipaalala ko sa kanila na ako! Ako lang ang may karapatang magturo sa bayan na yon ng tamang leksyon at hindi ang isang katulad ng arrogante at engriidong si Crisostomo Ibarra na isang ambisyosong Indio. Kiasko. Ang galing niya. Yung gigil ko yun. Grabe yun. Aking iniintindi na kakaiba si Clay. Pero ang maglihim sa akin? Mga sorority girls. Sinaunang sorority girls. Mean girls, ganun. Kasi ha ay napunta kay Crisostomo. Dahil saan pa nga ba pupunta si Clay kung hindi sa pamamahin ng aking nobyo? Ngunit bakit? At sa ganoong oras? Nakikita ko naman sa kanyang astana. Simula nung pumunta siya sa aking poder, ay nahihirapan na siya makibagay sa amin. Marahil ay gusto niya muling magpakukup sa iyong nobyo. Hey, horror! Napakalakas ng loob. Wala man lang pagtanong ng utang na loob sa iyo. Maria, dapat siyang matutong lumugar at rumispeto. Hindi maaari yung gagawin at sasabihin na lamang niya kung ano ang nais niya. Si, dapat dyan,
ay turuan ng leksyon. Ay, ngayon na. Iimbitahan ko pa naman sana si Spiging mamaya. Pero yaman na tira isa pala siyang babaeng hindi dapat pagkatiwalaan. Maria, huwag mo na lamang siyang isama. Ay, mabuti nang huwag at baka doon pa siya magwala. Lalo at marami kayong panauhing di klase. Maria, siguradong hindi niya makahanap ang lugar niya roon. At inimbitahan niyo rin si Crisostomo, eh, di ba? Sini, amiga. Kung gayon, ay mas lalong dapat makadalo sa piging ni Clay. Eh, barbaridad. Nasisiraan ka na ba, Maria? Sa halip na iwasan mong magkita sila ng iyong nobyo, ay isasama mo pa. Ngunit nais natin siyang matutong lumugar, hindi ba? Ang hapunan mamaya ay pagkakataon para matuto siyang lumugar sa ating bayan. At sa amin ni Jesus. Pagpapaselosin niya yata. Hello? Senyor! Ang ganda pala talaga nitong Nome Olvides. Maganda rin naman ang iyong pangalan. Tala. Ngunit ako lang ho yata ang talang nasa ibaba. Walang mararating. Huwag kang mag-alala. Kapag napatayo ko na ang aking eskwela, ay maaari kang mag-aral doon. Mangarap. Lumipad ng mataas. Katulad ng mga tala sa langit. Talaga ho? Kasi po, sambit ng aking inang, suntok sa buwan daw po ang aking mga pangarap. Bakit? Ano ba ang iyong pangarap? Ang masuntok po ang buwan! Bakit po? Gagalingan ko na lang po sa tutabaho dito. Baka matustos ako po pag-aakalikispin dito. Alala niya si Basilio. Tama! Gusto maging doktor siya. Hindi ba't ang gandang pangarap nun sa inyo? I'm just stating a fact that intelligence has nothing to do with one's gender. And that everyone, and I mean everyone, men, women, children, even the rich and the poor, everyone has that basic human right to education. May naalala lang ako isang bata. Naalala niya si Basilio. At ang isa kong babaeng kaibigan na katulad mo rin mag-isip. Kakaiba. Naalala ko si Miriam Defensor Santiago kay ano, kay Clay. Es verdad? Talagang papupuntahin mo yung pakawalang babae yung sa piging mami yung gabi? Pakawalang. Para makita at matutunan ni Clay ang tamang asal at gawin ng isang babae. Kung nandito lamang ang iyong ninong ay tiyak na siya magtuturo ng leksyon dyan sa Maria Clara yan. Alaw nga. Nais lamang natin siyang turuan, hindi parusahan, tiya. Niyayanig na nga niya itong bahay natin. Nais pa ba niyang yanigin itong buong San Diego? Misi tumatawa sa gilid. Sabi po ni Andeng, pinapatawag niyo daw po ako, Senyorita Maria Clara. Si. Good morning po. Sama ng tingin ni Tia sa kanya. Clay! Halika. Kailangan mo ng maganda mga isusuot para mamaya sa piging sa pamamahay ni Kapitan Basilio. Naroroon din ang ilang mga mahalagang tao ng San Diego. Ayan na. Senyorita, huwag na siguro. Narinig niyo naman ang sinabi ng tiyan, no? Diba? Hindi naman ako bagay ito. Tsaka ba ako ano pang gawin ko dun? Tsaka hindi ako sanay makipag-sush. Oh! Uy! Nagandahan siya. Sushan yun? Ito, isukat mo ito. Ito? Eh! Sa inyo po lahat yan? Apa, ang ganda na po.
nagandaan. Tumigil siya sa kaka-ano niya, ino? Kakadadaan niya. Ako, senyorita, babagay ba sa akin to? Gagawa natin ng paraan para maging bagay sa iyan, ito kaya. Ah? Magiging close talaga sila, for sure. Hello? Tapos na, bilis! Ano yung panty talaga, ino? Wala sa Espanyol? Madali po kami natututo dahil inaawit namin ito. Idex ang heras flores, sembrados del viajero. Pinagpupo ni Maria Clara yung babaeng kasama ni Don Crisostomo sa bahay nila. Isama rin daw po niya yun sa pagpiging ni Kapitan Basilio. At bakit naman kakaibiganin ni Maria Clara ang isang impostora? Ano ba ngayong tipo ng babae? Marahil ay hindi taga dito. Tilang mga Hello. Kilala nating Maria Clara ang pinagbabangka. Hello! Si Binibining Clay. Bukas na to. Ala, shucks! Grabe, ang ganda niya. Oh, Fidel, kumanda ka na. Grabe yun. Ang ganda ng episode ngayong araw. Grabe. Ayan, abangan natin bukas yung last episode for this week. For sure, pasabog yun. Kasi usually, pag Friday na episode talaga, kaabang-abang, may mga ganap na grabe. And of course, inaabangan natin yung parang magwawala si Clay standing up for women's rights dati, which is bago sa kanila. Hindi yun na normal dati. And yun nga, kaabang-abang din ang pagkikita ni Clay at ni Fidel sa Pige. Pige ba yun? Kasi ang ganda ni Clay, grabe naman. Okay, so ayun, thank you so much for watching this with me, guys. Kita-kits ulit bukas, same time. Bye-bye.